Ako po si Mayjoy Alwad ng BSBA HRM OU33. Kabilang po ako sa pangkat-apat na naatasang gumawa ng contextual na pagsusuri sa tulang 8-17-17. Ang tulang 8-17-17 ay hango sa librong Ano ang Isang Araw ni Alan Popa. Nakapaloob sa librong ito ang 16 na tula na isinulat noong kasagsagan ng War on Drugs ni dating Pangulong Duterte sa pagitan ng taong 2016 at 2017. Nauna itong isinulat ni Popa sa kanyang Facebook page noong 18 ng Agosto 2017. Umuugnay o sumasangkot ang teksto ng tulang ito sa isang pangyayari noong gabi ng August 16, 2017 kung saan may isang estudyanteng Pilipino na nagngangalang Kian Loy de los Santos ang napatay ng mga pulis na nagsasagawa ng anti-drug operation sa Caloocan, Metro Manila. Naging controversial ang kaso ng ang mga opisyal na ulat ng pulisya ay naiiba sa sinasabi ng saksi at CCTV footage. Ang gabi ng August 14, 2015, bago ang kamatayan ni De Los Santos, ay ang sinasabi nilang pinakamadugong gabi sa War on Drugs sa Pilipinas, kung saan dusel-dusel ng operasyon ng pulisya ang nagresulta ng 32 drug suspect ang napatay at mahigit 100 ang naeresto sa kalalawigan ng Bulacan. Si Alan Popak ay isang makata. Siya ay isinilang sa Virac Catanduanes noong September 28, 1974. Siya ang bunso sa 6 na anak ni Natalio Popa at Consuelo Camacho. 4 taon siyang nag-aral ng Chemical Engineering sa University of the Philippines, Diliman, bago lumipat sa Creative Writing sa Filipino na natapos niya noong 2000. Kumuha siya ng Master of Fine Arts sa De La Salle University noong 2016 at nag-aral sa masterclass New York State Summer Writers Institute sa Skidmore College at itinuloy ang isang MFA degree sa Washington University sa St. Louis, Missouri. Siya ay isang assistant professorial lecturer sa DLSU at isang teaching assistant sa Washington University sa St. Louis. Nagtuturo siya sa Departamento ng Filipino sa Ateneo de Manila University at isang founding member ng literary group at independent poetry na High Chair. Siya ay author ng mahigit 15 aklat, kabilang na dito ang Narkotiko at Panganurin, Otopsiya ng Aking Kamatayan, Ang Liwanag Bago Dumilim. Ginawaran din siya ng iba't ibang parangal, katulad ng Philippine Free Press Literary Award, Manila Critics Circle National Book Award, ng Academy of American Poets Graduate Prize, at Norman Lowry Memorial Prize noong nag-aaral pa lang siya ng MFA in writing sa Washington University sa St. Louis. Nagtapos siya ng PhD in Literature sa De La Salle University. Naging finalist ang aklat niyang Damagan sa National Book Awards 2019 at Gintong Aklat Awards 2020. Kalalabas lang ng bago niyang aklat na Walang Pagsidlan sa 2022 at abala siya sa pagsulat ng Batlay, ang manukrito niya ng mga sanaysay. Sa isang interview, sinabi ni Alan Popa na ang pagsusulat ay ang kanyang paraan sa pakikipagkapwa. Ito ay paraan niya sa paghahanap ng kahulugan ng mga bagay. Hindi lang para sa sarili, kundi ito ay may maitugon sa kanyang kapwa na kahulugan at ideya na may bukas pa. Para sa kanya, ang sining at panitikan ay mahalaga para may mapag-isipan o makatulong sa pagpukaw muli ng pandama at kakayahang mag-isip at magtimbang sa tama o mali kung ano ang mahalaga at maiugnay sa sarili. Sinabi pa ni Popa na ito ay mahalaga sa pagharap sa hamon ng panahon at magkaroon ang kapwa o mambabasa ng paniniwala sa ideyang may makatarungang bukas na mararating na wala pa sa ngayon.
Ito din ay paraan ng isang pagpapaharaya ng bukas. Hi, ako nga pala si Peter Brian Schaefer. Ako yung naatasan ng aming grupo na magsagawa o mag-imbestiga kung ano yung history ng tulang August 17, 2017 ni Alan Popa. So, base sa aking research nakita ko sa old Facebook ni Alan, patungkol sa tulang August 17, 2017, ito ay tumatalakay sa insidenteng nangyari noong August 16, 2017 na kung saan isa nagawa ang isa sa mga bypass drug operations na ikinamatay ng isang binatilyo na si Kian De Los Santos. Si Kian De Los Santos ay namatay dahil sa encuentro nito sa mga Caloocan Police na di umano'y unang nagpaputok ng baril sa mga pulisya. Upon investigation, kitang-kita sa isang CCTV na ang mga pulis ay dinala si Kian sa isang madilim na kanto at doon walang awang pinagbabaril na naging mutsyad sa pagkamatay nung binatilyo. Dito, kinuha ni Alan ang inspirasyon ng kanyang tulang August 17, 2017. Base sa mga latest post din ni Alan sa kanyang Facebook nung fifth year from death of Kian, Alan actually updated his post with a title of August 16, 2017. Ito ay marahil namatay si Kian August 16, 2017 at hindi August 17 of 2017. Hindi man ito explicitly na binago or sinabi dun sa post ni Alan na for correction dun sa title, para ma-approve ito ay papakita din ng aming grupo yung actual screenshot nung post niya nung August 16 of 2022 na nakasaad doon yung bagong title, which is August 16 of 2017. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Glyza Ilmeng. Ang aking pagsa sa araw na ito ay tungkol sa hadlang o suliranin sa panahon na ginawa yung tula ni Alan Popa. Ginawa ang tula na ito sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kilala sa tawag na The Philippines War on Drugs. Ito ay kampanya laban sa bawal na droga. Ipinapatupad ang pagpuksa sa droga sa pamamagitan ng pagpatay kaysa sa rehabilitasyon. Nasa mahigit na 6,000 ang naitalang namatay, mahigit 100,000 ang mga arestado at nasa mahigit 1,000,000 ang gumagamit ng droga. Isa sa unang kaganapan ay ang pagpatay sa 17 taong gulang na si Kian De Los Santos. Siya ay tiga Caloocan. Pinatay siya noong Agosto 2017, na kung saan ang tatlong pulis na sina PO3 Arnel Juarez and PO1 Jeremias Pereda and Jerwin Cruz ay hinatulang guilty sa krimen. Siya ay pinatay ng walang awa. Pinatay dahil sa pagdepensa sa sarili. Dahil sa trahedyang ito, kaya gumawa ng tula si Alan Popa. Ito ay nagkaroon ng mahigit 1,000 reaksyon at mahigit 500 pamamahagi sa social media. Ngunit walang takot niyang inihayag ang kanyang sa loobin. Isa sa mga dakop dito ay pwede siyang pag-initan dahil sinasabi sa tula ang totoong pangyayari. Ipaglalaban pa rin niya ang mga karapatan mo kapag ikaw ang napagkamalian at napaslang sa tokhang. Kaya bilib ako sa kanyang tapang. Ang paggamit ng posisyon bilang kapangyarihan ang isinisimbolo ng tula ni Alan Popa. Noong taong 2016, sa pagkakapanalo ng dating presidente na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang pinakaunang pangako sa bansang Pilipinas ay ang pagsupo ng droga sa ating bansa. Ito ang kanyang plataforma na nanghikayat sa mga Pilipino na siya ay iboto. Noong una pa lamang, siya na ang gusto ng mga Pilipino dahil bihira lamang ang kandidato sa pagkapangulo na magkaroon ng kamay na bakal.
Sa aking palagay, ang pagiging matapang ng dating presidente ang tuluyang nakakuha ng atensyon ng mga Pilipinong botante na siya ang piliin sa pagkapangulo. At dahil nga sa kanyang plataforma na sugpuin ang droga sa bansa, ay siya ang nakuha ng malaking boto ng mga Pilipino. Nagbunyi ang karamihan sa pagkapanalong ito dahil isa ang droga sa dahilan ng kahirapan sa bansa. Ito rin ay maaring dahilan ng ilang krimen, kaya ganun na lamang ang pagkagalak ng mga Pilipino nang manalo ang kanilang pambato. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, hindi nila nakita ang paraan ng Pangulo kung paano ipalaganap ang war on drugs nitong plataforma. Kanyang inutusan ang kapulisan na barilin ang manlaban, patayin ang kriminal, hindi hulihin lamang. Naging laman ng balita ang mga patayan na laging sinasabi ng kapulisan na ang taong kanilang napatay ay nanlaban raw. Ito ay naging kahinahinala sa mamamayan dahil halos lahat ng nababalita ay sinasabi ng mga nakakita ay set up lamang ang lahat o pinagawa lamang ng mga pulis. Nagkaroon din ng haka-haka na ang napapatay ng mga pulis ay wala sa listahan ng mga kriminal o gumagamit ng droga. Mapapansin ring puro may hirap at walang kalaban-laban ang mga Pilipinong mga napapatay ng mga pulis. Ngunit ang mga taong nasa likod nito o mayayamang negosyanteng droga ang kabuhayan ay hindi natutugis. Ito ang naging dahilan upang mapansin ng mga Pilipino na hindi epektibo ang plataforma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa paggamit ng kapangyarihan sa maling paraan, nadamay ang mga taong walang kasalanan. Takot ang naramdaman ng lahat na baka sila ay madamay kahit sila'y walang kamalayan. Ngunit dahil sa maling pamamahala, mali rin ang naging paraan ng mga kapulisan. Takot ang naikalat at naramdaman ang paggamit ng posisyon bilang kapangyarihan ang isinisimbolo ng tula ni Alan Popa. Alan C. Popa o mas kilala bilang Alan Camacho Popa ay isang Makata. Siya ay ipinanganak sa Vera Catanduanes noong September 28, 1974 at bunso sa anim na anak ni Natalio A. Popa, isang forest ranger, at Consuelo Camacho, isang punong guro. Nagtapos siya ng kanyang sekundarya sa Philippine Science High School, Quezon City, at 4 na taon siyang nag-aral ng Chemical Engineering sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City, bago lumipat sa Creative Writing sa Filipino na natapos niya noong taong 2000. Nakuha niya ang kanyang Master of Fine Arts degree sa De La Salle University noong 2006 at nakatanggap siya ng mga fellowship para mag-aral sa Masterclass New York State Summer Writers Institute sa Skidmore College, upang ituloy ang isang MFA degree sa Washington University sa St. Louis, Missouri. Sa panahong ito, nag-aral siya sa ilalim ng mga Makatang Amerikano na sina Frank Bidart, Louis Glock, Carl Phillips at Mary Jo Bang na mga pangunahing impluwensya sa kanyang trabaho. Siya ay isang mananaliksik para sa UP, Diksyonaryong Filipino ng Sentro ng Wikang Filipino, at isang manunulat at senior editor para sa Adarna House. Siya ay isang assistant professorial lecturer sa De La Salle University at isang teaching assistant sa Washington University sa St. Louis. Nagtuturi siya sa Departamento ng Filipino ng Ateneo de Manila University at siya ay isang founding member ng literary group at Independent Poetry Press High Chair. Ang mga tula ni Popa ay inilarawan ni Virgilio S. Almario bilang kabilang sa isang bagong henerasyon ng mga Makata na nagsusulat sa Filipino, ngunit ang mundo ay hindi Tagalog. Siya ay kumukuha ng material mula sa mga bugtong, relihiyon, alamat, kasaysayan at mitolohiya
pati na rin ang mga konsepto mula sa pisika at iba't ibang anyo ng sining at ginawa ang mga ito gamit ang isang aesthetic na puno ng parehong lokal at Anglo-American na mga tradisyon. Binubuo ng isang sensibilidad na napaka-konsepto, self-reflexive, open-ended, ngunit matatag na nakabatay sa kanyang pinagmulan at kapaligiran. Nagsusumikap si Popa na mag-ukit ng isang bagong patula na wika na humigit kumulang sa kabalintunaan at hindi mahahawakan. Noong 1999, nanalo ang pangalawang gantimpala ang kanyang tulang lifting sa Philippine Free Press Literary Awards. Nakatanggap si Popa ng National Book Awards para sa tula mula sa Manila Critics Circle para sa Morpo at Samsara. Ginawaran siya ng Norma Lowry Memorial Fund Prize at Academy of American Poets Graduate Prize ng Washington University sa St. Louis noong 2010 at 2011 ayon sa pagkakabanggit. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Ninyo Angelo Bea o Kuya Onin.
na magpapaliwanag patungkol sa teoryang mabubuo sa pagbasa ng 8-17-17. So, ano nga bang mabubuo nating teorya patungkol dito? Kung pakinggan natin yung mga naunan nating mga videos, ang mga tulang ito, ang tulang ito ay nagawa sa kasagsaga o sa panahon ng kasagsaga ng war on drugs ng gobyerno. So, ang 8-17-17 ay maaaring iugnay sa pagkakapatay o pagkakapas lang kay Kian De Los Santos na isang minor de edad na sinasabing tinanima ng bala at ebidensya sa kanyang pagkamatay. So, sa panahon na yon, hindi lamang ang 8-17-17 ang nailikha ni Alan Popa. May sasama pa natin dyan yung tulang 9-6-17 at 9-21-17. Isama na rin natin yung medical legal. Ang mga tulang ito ay pumapatungkol o hingil sa mga pangyayari sa panahon na yon. Ang isang tula na 9-6-17 ay patungkol naman sa pagkakapatay kay Carl Arnaiz na sinabing nanlaban at napatay na nakita sa Caloocan na kung pagbabasehan ng forensic evidences, siya ay para napagtripan lang at na-torture pa ng mga kapulisan noong panahon na yun. So, sa tingin natin, bakit nga ba ginawa ni Alan Popa ang mga tulang ito? Bilang isang, o sa mga nauna nating ding video, ay pinaliwanag na si Alan Popa ay isa din namang guro sa UP. So, alam naman natin na kapag ang isang guro, meron siyang puso bilang pangalawang magulang ng isang estudyante. At sa nakikita niya sa mga panahon nito, malamang kaya niya ginawa ang tula na ito upang suportahan ang mga kabataan na huwag matakot sa kapanahon nito at lumaban para ipaglaban ang katotohanan. So, sa mga nakita natin na panahon na yon, yung mga balita na may mga pinapaslang na related sa droga, yung iba kasi is parang idinadawit na lamang. So, marahil ang gustong gawin ni Alan Popa ay magkaisa ang mga magulang, ang mga komunidad na alagaan at protektahan ang mga kabataan upang sila'y hindi matulad sa mga naunang namatay. Tulad ni Kian at ni Carl na sabihin na lang natin naging biktima ng marahas sa panahon na yun. So, para sa akin, successful naman sana yung panahon na yun. Yun nga lang talaga, may mga nadawid. Sana nga lang kung maaga nating nasolusyonan ng panahon na yan at bigyan natin sila ng panahon ng pagkakataon na maiayos o mailayo sa ganyang pangyayari. Baka hindi na nangyari ang kanyang agayanapan. So, yan lang po ang aking teorya para sa bahaging ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.